Sa panahon ngayon ay talagang tumataas na ang presyo ng bilihin at nang hirap talaga kumita ng pera. Nang dahil doon ay sobrang daming Pilipino ang nakararanas ng kahirapan. Ikaw, tumutulong ka ba sa mga pulubi sa daan? Yung kahit hindi ka naman mayaman ay hindi mo matiis na hindi sila bigyan. Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ang binatang si Marcelo ay mag-isa na lamang sa kanyang buhay matapos siyang iwan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang lolo at lola ang nagpalaki sa kanya, ngunit nang dahil sa katandaan ay pumanaw na ang mga ito. Ang kanyang nanay ay meron ng ibang kinakasama at ang sabi nito ay ayaw na siya nitong makita. Ang kanyang ama naman ay nawala na lamang ng parambula, kaya hindi niya alam sa kanyang sarili kung nasaan na ito. Nagtatrabaho si Marcelo sa isang maliit na kumpanya at kumakasya lamang ang kanyang sweldo para sa kanyang sarili. Ang hirap talaga kumita ng pera. Pero mas mahirap pala yung mag-isa ka na lamang sa iyong buhay. Hindi mo alam kung sino pa ang mapagsasabihan mo ng iyong mga problema. Malungkot na sabi ng binata sa kanyang sarili. Umuupa lamang siya ng maliit na bahay sa tapat ng kanyang pinagtatrabahuhan. Talagang paulit-ulit na lamang ang nangyayari sa kanyang buhay. Trabaho sa umaga at tulog sa gabi. Isang gabi bago siya umuwi sa kanyang inuupahang bahay, ay bumili siya ng tinapay upang magsilbing pagkain niya kinabukasan. Sa ganitong paraan ay makakatipid siya sa oras upang maaga siya makapasok bukas sa kanyang trabaho. Ipinatong ni Marcelo ang kanyang binili sa isang maliit na mesa at agad siyang humiga para magpahinga. Hindi na siya nakakain ng hapunan nang dahil sa pagod at hindi niya namalayan na siya pala ay nakatulog na. Kinabukasan ay nagising na lamang ang binata nang dahil sa sikat ng araw. Agad nakaramdam ng gutom si Marcelo kaya agad siyang nagtimpla ng kape. Ngunit napansin niya na may bawas na ang binili niyang tinapay. Ang malas ko naman talaga. Kinain pa ng daga ang umagahan ko. Napapakamot na sabi ni Marcelo sa kanyang sarili. Para sa kanya ay siya na ata ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Sarili na nga lang niya ang kanyang binubuhay, ngunit sobra-sobra pa din ang kanyang pagtitipid. Pinagkakasya niya kasi ang kalahati ng kanyang pera sa loob ng isang buwan upang makaipon naman siya. Ano ba itong nangyayari sa aking buhay? Pagkain na sana, naging bato pa. Pagkatapos magkape ni Marcelo ay napatingin siya sa kanyang relo. Malelate na pala siya sa trabaho kaya agad siyang nagbihis. Talagang nagmamadali siya sa kanyang paglalakad nang bigla niyang makita ang mag-amang pulubi na namamalimos sa daan. Bigla niyang naalala ang sinabi niya sa kanyang sarili na siya na ata ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Nang makita niya ang mag-ama ay talagang naawa siya rito. Tay, nagugutom na po talaga ako. Kahapon pa po tayong hindi kumakain. Umiiyak na sabi ng batang babae. Hayaan mo anak, kunting tiis pa at may magbibigay din sa atin ng limos. Malungkot na sagot ng kanyang ama. Nang dahil doon ay napahinto si Marcelo sa kanyang paglalakad. Dumukot siya ng pera sa kanyang bulsa at hindi nagdalawang isip na ibigay ito sa mag-ama. Agad na paiyak ang matandang lalaki na parabang sinagot na ng Diyos ang kanyang kahilingan. Maraming salamat sa iyo. Hulog ka ng langit sa amin. At talagang sobrang laking tulong ng iyong ibinigay. Pagpalain ka ng Panginoon. Masayang sabi ng matanda. Pagkatapos noon ay ngumiti lamang si Marcelo at dumiretso na siya sa kanyang paglalakad. Habang siya ay nagtatrabaho, ay nakaramdam siya ng gutom at biglang nagkayayaan ang magkakatrabaho na kumain mamaya sa labas. Marcelo, sasama ka ba sa amin mamaya? Tara, kumain tayo. Paanyaya ng kanyang kaibigan. Napayuko na lamang si Marcelo nang dahil sa siya ay nagtitipid. Sa mga mamahaling restaurant kasi kumakain ang mga ito, ngunit hindi niya kayang gumastos ng ganun kalaking halaga. Salamat sa pag-iimbita pero kayo na lang muna. May gagawin pa kasi ako mamaya. Palusot ng binata. Lumipas sa maghapon ay talagang gutom na si Marcelo at mabuti na lamang ay natapos ng oras ng trabaho. Napadaan naman siya sa tindera ng pandesal at agad siya nitong tinawag.
Iho, oo nga pala. Nakalimutan mo ang sukli mo kahapon. Sigaw ng matandang babae. Naku, maraming salamat po. Sige, tinapay na lamang po ang ibigay niyo sa akin. Sagot ng binata. Pagkatapos noon ay muling nakita ni Marcelo ang mag-amang pulubi. Sobrang laki ng ngiti ng bata sa kanya na parabang sobra-sobra ang pasasalamat nito. Kuya, maraming salamat po. Diba kayo po yung nagbigay sa amin ng tulong? Masayang sabi nito. Oo, ako nga. Walang anuman. Gusto mo bang maghati-hati tayo dito sa tinapay? Nakangiting tanong ni Marcelo. Hinati niya ang tinapay sa tatlo upang mapakain din ang mag-ama. Talagang biglang sumaya ang kanyang puso nang maranasan niya ang tumulong sa kapwa. Simula noon ay naging positibo si Marcelo sa pang-araw-araw. Nalaman niya sa kanyang sarili na masarap pala makakita ng taong masaya nang dahil sa iyong ginagawa. Simula noon ay palagi niyang binibigyan ng limos ang mag-ama. Kakaunti na lamang ang kanyang naiipon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ibang kaligayahan ang kanyang nararamdaman sa tuwing tumutulong siya sa nangangailangan. Sa tuwing nakikita siya ng mag-amang pulubi, ay agad na napapangiti ang mga ito. Para bang siya ang nagsisilbing pag-asa ng dalawa. Lumipas ang tatlong buwan ay palaging ganito na lamang ang ginagawa ng binata. Ngunit isang araw, habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang trabaho, ay nakita niya ang matandang pulubi na hindi kasama ang kanyang anak. Nakita niya ito na parang kinakabahan at malalim ang iniisip. Tay, okay lang po ba kayo? Nasaan po ang inyong anak? Kinakabahang tanong ni Marcelo. Ang akala ng binata ay may kung anong masamang nangyari sa bata. Ngunit sa kanyang paglingon ay nakita niya ito na nakasuot ng uniforme. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa eskwelahan, pero yan ang pangarap ng aking anak, sabi ng matandang pulubi. Agad namang napaluha si Marcelo dahil ito pala ang bunga ng kanyang pagtulong sa mag-ama. Kuya Marcelo, kayo po pala. Maraming salamat po sa lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po ako makakapasok sa eskwelahan. Masayang sabi ng bata. Masayang masaya ang bata habang pinagmamasdan ang kanyang kasuotan at maya-maya lamang ay umalis na ito. Sa bawat ibinibigay mong pera ay iniipon ko ito dahil pangarap talaga ng aking anak ang makapasok sa eskwelahan. Maraming salamat sa iyo Marcelo dahil ikaw ang tumupad sa matagal na niyang pangarap. Nakangiting sabi ng matandang pulubi. Wala po yun tay. Masaya din po ako na nagbunga po pala ang ginagawa kong kabutihan. Masayang sagot ng binata. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay pumasok na si Marcelo sa kanyang trabaho. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi at talagang sobrang sarap sa kanyang pakiramdam na makita ang bata na pumapasok na sa paaralan ng dahil sa kanya. Hayaan mo, mamaya ay baon naman ang ibibigay ko sa iyo. Masayang sabi ni Marcelo sa kanyang sarili. Talagang hindi na siya makapaghintay na muling bigyan ng tulong ang mag-ama. Lumipas ang maghapon ay nagmamadali siyang lumabas upang daanan ng dalawa. Nasaan na kaya sila at bakit kaya wala sila dito? Nagtatakang tanong ng binata. Agad pinuntahan ni Marcelo ang tindera ng tinapay upang itanong kung nakita ba nito ang mag-amang pulubi. Naku iho, kanina lang ay pinaalis sila dyan ng mga pulis. At hindi ko alam kung saan sila nagpunta, kaya pasensya ka na, sagot ng tindera. Ah, ganun po ba? Maraming salamat po, sagot ni Marcelo. Napagdesisyonan na lamang ng lalaki na umuwi sa inuupahan niyang bahay. Balak niya na bukas na lamang ibigay ang pera sa bata dahil tiyak naman niya sa kanyang sarili na babalik ang mga ito sa dati nilang pwesto. Kinabukasan ay talagang nalungkot si Marcelo dahil hindi pa rin bumabalik ang mag-ama. Lumipas pa ang buwan ay hindi na talaga bumalik ang mga ito kaya nawala na din sa kanyang isipan ang mag-amang pulubi. Papasok na sana si Marcelo sa kanyang trabaho nang bigla siyang nasagasaan ng isang mabilis na sasakyan. Hindi na siya binalikan pa ng taong nakasagasa sa kanya at nawala na lamang ito sa paningin ng mga tao. Agad siyang tinulungan ng tatlong lalaki. Nawalan ng malay si Marcelo
at nang magmulat ang binata ay nasa ospital na siya. "Ano pong nangyari at bakit po ako nandito?" tanong ng binata sa doktor. "Nasagsaan po kayo ng kotse at dinala po kayo dito ng dalawang lalaki," sagot ng doktor. Masamang balita naman ang kanyang nalaman dahil hindi na daw siya muling makakapaglakad. Napilay kasi ang kanyang dalawang paa dahil nagulungan ito ng sasakyan. Simula noon ay nawala na ng pag-asa sa buhay si Marcelo. Bumalik ang kanyang isipan sa pagiging negatibo. "Wala nang kwenta ang buhay ko. Hindi na ako nakakalakad. Kaya wala nang tatanggap sa akin sa trabaho," umiyak na sabi ng binata sa kanyang sarili. Lumipas ang mahabang panahon ay naging isang pulubi si Marcelo. Nangihingi na lamang ito ng pera sa mga taong dumadaan. Ibang-iba na talaga ang kanyang itsura nang dahil sa kawalan ng pag-asa. "Oh Diyos ko, ano po ba itong nangyayari sa aking buhay? Pakiusap po, tulungan niyo po ako," dasal ni Marcelo sa Panginoon. Sa buong maghapon ay walang pumapansin sa kanya at talagang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay mawawala na siya ng malay. Mabuti na lamang ay nilapitan siya ng isang mayamang dalaga at binigyan siya nito ng tinapay. "Kuya, kumain ka muna. Ito ang tinapay at tubig," sabi ng isang babae. Hindi na mahalata ng lalaki kung ano ang itsura ng dalagang ito nang dahil sa sobrang gutom. Agad kinain ni Marcelo ang tinapay upang magkaroon ng lakas ang kanyang pangangatawan. Napaiyak na lamang ang babae sa kanyang nakita dahil ang lalaki na dating tumulong sa kanila ay isa na ngayong pulubi. "Kuya, ako po ito. Hindi niyo po ba ako naaalala?" tanong ng dalaga. "Sino ka ba? Pasensya ka na pero hindi kita kilala," sagot ni Marcelo. "Ako po ito, ang anak ng lalaking pulubi na tinulungan niyo noon. Kayo po ang dahilan kung bakit ako yumaman. Pasensya na po kayo kung ngayon ko lang po kayo nabalikan," malungkot na sabi ng babae. Agad isinakay ng babae si Marcelo sa kanyang sasakyan upang dalhin ito sa kanilang bahay. Malayo-layo rin ang kanilang pinuntahan at sa wakas ay nakauwi na sila. "Tay, nandito na po si Kuya Marcelo at nakita ko po siya na namamalimos na lamang sa daan," malungkot na sabi ni Diana. Isa na itong negosyante at maunlad na ang kanilang buhay nang dahil sa binatang si Marcelo. Talagang gusto ni Diana na gumanti sa lalaki dahil talagang malaki ang utang na loob niya dito. Si Marcelo naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Muli siyang nagkaroon ng pag-asa at nalaman niya sa kanyang sarili na may biyaya pala siyang matatanggap sa Diyos. "Kuya Marcelo, simula ngayon ay dito na po kayo titira. Ako na po ang bahala sa inyo at ikinalulungkot ko po ang pagkaputol ng inyong mga paa," malungkot na sabi ni Diana. Ang tatay naman nito ay nakaupo na lamang sa wheelchair at hindi na nakakapagsalita. Ngunit baka sa mukha nito ang pagiging sobrang saya nang muli nitong makita si Marcelo. Itinaas ng matanda ang kanyang mga kamay at gusto nitong mayakap ang lalaki. Simula noon ay naging maayos na rin si Marcelo at hindi na ito nagugutom sa daan. Si Diana na ang sumasagot sa lahat ng pagkain niya at kumuha ito ng katulong upang alagaan siya. Pinaliguan nito ang lalaki at muling bumalik ito sa dati niyang itsura. "Diana, maraming salamat dahil tinulungan mo ko," naluluhang sabi ni Marcelo. "Ako po ang dapat na magpasalamat, kuya. Kung hindi niyo po kami tinulungan, ay baka nananatili po kaming mga pulubi," sagot ng dalaga. "Talagang kapag tumutulong ka sa iyong kapwa, ay ang Diyos na ang bahalang magbigay sa iyo ng kapalit. Hindi importante ang maraming pera, dahil hindi ka naman ito mabibigyan ng tunay na saya. Dahil ang tunay na saya ay mararamdaman mo lamang kapag ikaw ay gumagawa ng kabutihan. Ang kabutihan ay mananatili sa mundong ito, ngunit ang kayamanan ay hindi mo madadala sa hukay." Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya.
Muli ay maraming salamat po at God bless us all.